ang pagdeklara ng martial law. Noong gabi ng September 23, 1972, hinayag ng Pangulo noon na si Ferdinand Marcos sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng television at radyo ang pagdedeklara nito ng batas militar o martial law. Ginawang dahilan ni Marcos ang paglakas ng mga komunista sa bansa. Ayon sa kanya, nakakuha sila ng armas mula sa China na siyang gagamitin upang pabagsakin ang pamahalaan at guluhin ang tahimik na pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ikinumpara niya ang estado noon ng bansa sa isang kaguluhan o digmaan na nagbabadya para pabagsakin ang pamahalaan. At ito ang dahilan ng pagdedeklara ng martial law. Bilang sagot sa nagbabantang kaguluhan ng mga komunista, idineklara ni Marcos sa ilalim ng batas militar ang Pilipinas alinsunod sa kanyang kapangyarihan bilang presidente na nakasaad sa 1935 Philippines Constitution. Ito ay ang kapangyarihan ng presidente na pangasiwaan ng Armed Forces of the Philippines para panatilihin ang katahimikan at kaayusan. Pati ang eksklusibong kapangyarihan para magpasya kung mananatiling nakakulong ang isang tao para sa kanyang mga krimen. Ipinangako din ni Marcos na gagamitin niya ang mga special powers ng batas militar para mapalaganap ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Makikita daw na mga susunod kay Marcos ang bunga nito. Ngunit ang mga tututol sa kanya ay magdudusa tulad ng mga rebelde. Pero alam nyo ba na kahit September 23 ipinahayag ang pagdeklara ng martial law, pinirmahan ni Marcos ang dokumentong nagpapatupad nito noong September 21, 1972. Dahil sa mga pamaihin nito sa mga numero. Noong idineklara ni Marcos ang batas militar sa Pilipinas, ang particular na pangyayari ng kanyang binanggit para bigyang katwiran ng kanyang desisyon ay ang pag-aalsa ng mga komunista at ang nangyaring pananambang kay Minister of Defense na si Juan Fons Enrile sa labas ng Wakwak Subdivision. Kasama kasi ang mga pangyayaring ito sa saklaw ng mga imminent threat o mga nalalapit na banta na siyang nagtulak kay Marcos sa pagdeklara ng batas militar. Subalit ang ulat ng mga independent report noon ang bilang lamang ng mga NVA guerrilla ay nasa 1,000 at ang hawak na sandata ay luma na. Ayon sa mga tala ng NVA ay nasa 350 lamang ang kanilang tauhan na may hawak na first line rifle noong panahon ng batas militar. Ayon sa mga ibang eksperto, mismo ang pagdeklara ng martial law noong 1972 ang nag-udyok sa pagdami ng mga kasapi ng mga radical na organisasyon. Ayon sa mga tala tungkol sa pagtaas ng pagsali sa mga radical na grupo, malaki ang dahilan ng idealismo ng kabataan at ang kanilang pagtutol sa mga abuso ng gobyerno. Sa pagtatapos ng martial law, ang bilang ng mga miyembro ng mga radical na grupo ay tumaas. Ang 1,500 noong 1972 ay naging 35,000 noong 1985. Pinagdudahan din ang pananambang kay Juan Fons Enrile ni Juan Fons Enrile din mismo. Matapos ang pagbabasa sa kapangyarihan ni Marcos, inamin ni Juan Fons Enrile na gawa-gawa ang pananambang sa kanya para daw maagaw ni Marcos ang kapangyarihang inaasam niya. Ayon sa orinal na kwento, kaya daw nakaiwas si Enrile ay sumakay siya sa sasakyan ng kanyang bodyguard, imbis na sa mismong sasakyan nito. At ang katotohanan ay maaaring gawa-gawa din ng mga balang natagpuan sa sasakyan ni Enrile. Kung iisipin ay maaaring alam din ni Enrile ang tungkol sa mga planong ito mula sa simula. Ayon kay Primitivo Mijares, ang dating media man ni Marcos, sinabi daw ni Marcos kay Enrile ang plano sa telepono.